Maraming tao ang nagiging biktima ng ganitong uri ng kalagayan ng emosyon. At sabi sa Ecclesiastes 3, verse 12, I know that there is nothing better for men than to be happy and do good while they live. Coming from a very wise man, Solomon said that there is nothing better for men than to be happy. Ito po ay kumisan isang nalilimutan maging ng mga spiritual na tao at mga relihiyosong tao na wala na silang ginlamorize kundi suffering and sacrifice. When Solomon was given by God a lot of wisdom, said, there's nothing better for men than to be happy. Ang atin pong pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, add happiness to your life. Dagdagan pa ang ligaya sa buhay. Salamat, Ama, dahil kayo ay Diyos na pinanggagalingan ng mabubuting bagay. At kayo mismo, Panginoon, gusto niyo po kaming maging masaya. You have created the earth, given us all good things, enabled us with a lot of capacity to enjoy your creation and to be happy. Teach us, O God, to be responsibly happy. A kind of happiness that's responsible, a kind of happiness that is responsive. At nawa, Panginoon, kung sa aming kalagitnaan ay may mga kapatiran na kailangan ng napakarami nito, inyong pagpalain, gabayan, at maging totoo ang magandang kalooban mo para sa amin. May you enable us, O Lord, to see your good and perfect and pleasing will, and that in following you, we may find happiness. Lord, we commit this time to you that you may comfort, teach, straighten us up, lead us. We ask you, in the name of Jesus our Lord, amen. How do you add happiness to your life? Halimbawa, masaya na kayo, paano pa dadagdagan ng kasiyahan? Sabi ng Panginoon sa John 10:10, I came that they might have life and have it abundantly. Have it to the full. Magkaroon ng tunay at makabuluhang buhay. At lalong-lalo namang kailangan itong pag-aralan kung kulang na kulang ang kaligayahan ng tao. Ito po isa sa mga studies na ang isang pinakamalaking epidemic sa buong sangkatauhan ay kalungkutan. How? First of all, count your blessings. To be happy, you've got to know and you've got to be convinced that there are reasons to be happy for. Count your blessings. Psalm 103 verses 2 to 5. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things. So purihin daw ang Panginoon at huwag lilimutin ang mga magagandang bagay na ipinagkakaloob niya. Isang marami pong dahilan ng kalungkutan ay pag tayo ay lumilinga at nakikita nating may mga taong higit na mukhang masaya at pinagpala kaysa sa atin at nakakalungkot lalo kung nagkakaroon tayo ng inggit. Sa isa sa mga sonnets ni Shakespeare, he essayed this kind of feeling when he says, desiring this man's art or that man's scope with what I most enjoy, contented least. Na yung aking mga hinahangad ay nasa ibang tao at yung pinakamalaking bagay na sa akin ay napakaliit pa lang sa kanya. If you're going to make comparisons, compare yourself only with yourself, but not with others. Because you may always become vain or bitter, sabi ng Desiderata, because you will always find people who are better or less than yourselves. But to count your blessings. But how can you count your blessings? First of all, we've got to recognize blessings. Kailangan pag nandiyan yung blessing, nakikilala natin yun for what they are, that they are blessings. 2 Corinthians 12:7 to 10, isa pong bahagi ng sulat ni Paul, to keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses,
in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Hindi po natin nalaman kahit kailan kung ano yung inireklamo ni Paul na tinawag niyang thorn in the flesh. Pero kung naranasan niyo na na matinik o mabikig, maging ng tinik ng isda na may nakatusok sa inyong laman na isang matalim na bagay, ay alam niyong napakahirap nun. At sabi niya, meron akong ganun at hindi rin ko sa Panginoong alisin, pero hindi niya inalis. Kaya pinagpapasalamat ko na rin. Sabi niya, sa dami-rami na ibinigay sa akin ng Panginoong pagpapala, ay mabuti na rin may ganyan ako at nang hindi ako maging mayabang. May nagpapababa sa aking kalagayan, may nagpapaalala sa akin na mayroon akong malaking bagay na pinaproblema. It keeps me humble. So, whatever keeps us humble, though they may keep us from enjoying many things that we desire, should also be counted as blessings. Merong mga tao na siguro kulang sila sa kagandahang physical according to the standards of advertising and according to the standards of Greek aesthetics. Pero dapat na rin ipagpasalamat sapagkat napakaraming tao dahil sa kanilang kagandahan ay doon pa napahamak. Napakaraming nagkagusto, napakaraming naghangad at nalito na kung hindi sana siya ganung kaganda, ay hindi siya mapapalungi at mapapariwara. Kaya marami pong pagpapala maging ang mga bagay na akala natin disadvantageous. James 1:2-3, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Ano naman dito ang inaari na blessing? Persecution, trials. Sabi niya, dahil pagka may ganyan, may gantimpala ang nagtatagumpay. At hindi naman kayo papayagan ng Diyos sa dumanas ng ganyan kung hindi alam ng Diyos na mapagtatagumpayan nyo kung sisikapin nyo lang sa kanyang tulong. Maging ang mga nakatanggap ng pagpalo at pagpapahirap ng kapwa, inaari nila itong pagpapala. Acts 5:41, when Peter and the other apostles were flogged and they were really hurt for teaching in the name of Jesus, the apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name. And that is the name of Jesus. So, baka po ang inireklamo natin sa buhay ay isa palang pagpapala at hindi lang natin nakikita yon na ganun. Kung minsan, kulang ka sa height, hindi ka tuloy naging stewardess, reklamo ka ng reklamo, yun naman pala iniligtas ka ng Panginoon sa isang plane crash. Hindi naman niya ipinahamak yung matatangkad, ha? Hindi naman gano'n ang ibig nating sabihin. Pero, nagkikaligtasan mo yung parang kakulangan. Meron tayong maraming kulang. Alam nyo, kahit yung mga taong laging nasa magazine, nililitratuhan, at akala mo sila na yung model ng lahat ng magagandang bagay, ang dami pa rin nilang binibilang na kulang sa kanilang sarili, sa kanilang itsura, kasi ang tao talaga hindi kontento. But whenever you find a handicap, a difficulty, a shortage of anything you want in abundance, open your eyes because these things just might be blessings. And then be grateful. Be thankful. Hebrews 12:28, let us be thankful. Mahalaga yung meron tayong thankful spirit. At nang sa ganon ay hindi tayo reklamo ng reklamo. Ang reklamo pwedeng palitan yan. It's only a matter of decision. Pwede kayong magreklamong umuulan, pero pwede nyo rin ipagpasalamat na umuulan. Meron kayong lakad na hindi natuloy, pwede kayong magreklamo at maging malungkot, pero pwede nyo rin ipagpasalamat kung makakakita lalo kayo ng ibang magagawa na mabuti rin naman o maaaring higit na mabuti pa. At kung iisipin nyo ang hindi yung pagkakatuloy ay maaaring pagkakaligtas nyo sa isang sakuna o kapahamakan. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay nakaalam ng higit sa alam natin, dapat tayong magtiwala. Another way to be happy, aside from counting your blessings, is to be a blessing. 2 Corinthians 1:3-4, God comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Tayo daw ay pinagiginhawa ng Panginoon upang kung tayo'y maginhawa na ay magkapagbigay naman tayo ng kaginhawahan sa iba. Binibigyan tayo upang kung tayo'y nag-umaapaw na ay makapagbigay din naman tayo sa iba. Acts 10:1-2, at Caesarea there was a man named Cornelius,
He gave generously to those in need. Palabigay siya at lalo naman siyang napagpala ng Panginoon. So what can we do to be a blessing? Help, visit, encourage, give. Many studies have shown that people who help others actually find great satisfaction and happiness in doing good. Nilikha ng Diyos ang tao na mayroon siyang kakaibang kaligayahan na matatamo at malalasap lang niya kung siya ay matulungin at mabuti at maibigin sa kanyang kapwa. Kaya kung tayo po ay nalulungkot, maaari tayong magdagdag ng ligaya sa pamamagitan ng pagdagdag pa ng mabubuting mga gawa, lalo na sa pagtulong sa mga kapuspalad. Nararamdaman niyo siguro yan, yung meron kayong kamag-anak o kaibigan na dapat dalawin sa ospital, pero hindi kayo makapunta, busy kayo, marami kayong gagawin, pero nagpunta rin kayo. At nung palabas na kayo doon sa ospital, ay maligaya rin kayo na finally nagawa nyo na rin yon, nagawa nyo isang bagay na maganda. Meron kumisan na gusto nyong regaluhan o bigyan na isang bagay na hindi naman lagi natin kayang ma-afford. Pero nung ipaglaban nyo at nagawa nyo na, you have this distinct happiness. Mga kaligayahan ng mga nagbibigay ng tulong sa kapwa, tumutulong sa matrikula ng mga pamangkin o kaibigan o anak ng kung sino-sino. Marami pong kaligayahan na naghihintay sa atin kung tayo lang ay handa na magbigay din ng ligaya sa ating kapwa. Acts 9:36 in Joppa, there was a disciple named Tabitha who was always doing good and helping the poor. At ano po ang napala nitong si Tabitha sa kanyang kabutihang loob? Nung namatay siya, inilapit siya ng kanyang mga natulungan dito sa isang alagad ng Panginoon na si Peter, at siya ipinanalangin at bumalik ang kanyang buhay at nadagdagan pa at nahabaan pa ang buhay niya dito sa mundo. Acts 20:35, the Lord Jesus Himself said, "It is more blessed to give than to receive." Many people are lonely because they always get and forget, and they do not give and forgive. Kaya mahalaga is not to always get and forget, but to give and forgive. Maraming kaligayahan ang nagiging available pag tayo ay nagiging matulungin. At ito'y isang misteryo kung bakit ganun. Na kung tutuusin naman, hindi naman talaga isang hiwaga, sapagkat Diyos ang lumikha sa atin, nilikha tayo na likas sa atin na dapat ay mapagkawang gawa at matulungin. Another way to add happiness to your life is to operate on your strengths. Kung ano ang galing, yun ang gamitin. Kung ano ang inyong talino, ano ang inyong training, ano ang inyong hilig, doon mag-operate. Maximize your potential. Ang bawat tao ay mayroong mga kakayanan na maibunga sa buhay na ito. May mga mailalabas na galing at talino. Subalit kung hindi kayo magpapasya na doon kumilo sa larangan kung saan kayo binigyan ng Diyos ng lakas, talino at galing, lagi na lang kayong mabibigo. Because when you operate on your strengths, you also minimize your weaknesses. So kung ano ang yung physical build, ibig sabihin, you operate on that. Kung hindi naman kayo ganong kataasan, huwag yun ang ambisyon nila maging beauty queen. Dahil binibigyan nila ng halaga sa puntos, yung height. Maaring humanap kayo ng ibang trabaho, ibang larangan. So anong titingnan ninyo? Saan ba ako mahusay? Saan ba ako magaling? Kasi lahat po ng tao may husay at may galing. At lahat ng magagaling, nagkikita-kita yan. Ano pong ibig natin sabihin? Kung kayo magaling na barbero, ang magugupitan nyo ay mga ulo ng mga pinakamagagaling na tao. Kung kayo yung cook, ang maipagluluto nyo ay mga pinakamagagaling na mga kakain o mga parokyano. Kung kayo ay arkitekto, ang i-design niyo ng bahay ay mga pinakamagagaling na kliyente. Kung kayo man ay security guard, ay magbabantay kayo sa mga pinakamagagaling na mga pwesto. At kung kayo ay driver, ang ipagdadrive niyo, pinakamahuhusay na mga amo na may pinakamagagandang mga kotse. Kung kayo ang pinakamahusay na janitor, maglilinis kayo sa mga pinakamagagandang mga building o palasyo. Writer kayo, pinakamagaling kayo, ang babasa sa inyo ay pinakamagagaling ng mga mambabasa. Sapagkat ang lahat ng magagaling ay nagkikita-kita. Paano kayo ngayon mapapasama sa nagkikita-kita? Operate on your strength. Because your galing will never come out if you are not yourself.
Kung tayo po ay nagpipilit na maging accountant, eh hindi naman talaga para doon ang korte ng ating utak. Nagpipilit tayo halimbawa na maging kung ano na hindi naman yun ang likas na kagalingan natin, pwede tayong makapasa, makalusot, but you will only be a second-rate copycat. Hindi ka magiging orig, hindi ka magiging kakaiba, hindi ka magiging magaling. Maging sa negosyo po, yung mga umunlad ay yung gumawa ng sarili nilang produkto. Yan lang Max's Chicken na yan. Kita nyo at naging napakalaking chain na. Nagsimula lang yan sa pagsiserve ng fried chicken sa mga sundalong Amerikano nung matapos ang gera, nasawang-sawa na sa pagkain nila sa kampo. Lumalabas sila doon sa kampo nila, kumakain sila doon sa bahay ni Tito Max. At dahil dinevelop nila yung product line na yun, yun, the house that fried chicken built. Yung mga iba pa, kita niyo po ang Jollibee dahil dinevelop nila ang pagkahusay ng Filipino taste sa kanilang pagkain. Sa buong mundo, sa Pilipinas lang, hindi panalo ang McDonald's sa food chain. Talo sila ng Jollibee. Well, wala po akong kinikita na sabihin ng mga pangalan na ito, ha? Katotohanan lang. Nung nagpakatotoo, lumabas yung galing. Kaya yung spagetting matamis, eh, yun ang gusto ng Pilipino. Yung mga Pilipino gusto ng mga spagetting maaasim, nagpapanggap lang yun, sinisigmura din pagkatapos. Dahil ang gusto mo talaga yung matamis, yung mga ketchup na matamis, hindi yung maasim. So yung nagpapakatotoo, tinitingnan ko anong likas, yung mahusay niya talaga, yon ang may nangyayari. So, gusto niyong sumaya, operate on your strength. 1 Peter 4:10, each one should use whatever gift he has received. Ano bang gift nyo? Kailangan ma-identify yan. Saan kayo magaling? Saan kayo mahilig? Doon kayo bumuwal. Kaya mga magulang, napakalaki po nating papel kung paano sasayang ating mga anak na kung ano yung hilig talaga nilang mga kurso at kaya naman natin, hayaan natin yun ang puntahan. Kasi kung ipilit natin yung gusto natin, pwede naman sila maging second class, third class, chemist o architect o ano pa man, pero hindi sila lubos na liligaya sapagkat hindi sila nakaakma para doon. Do what you do best. Noon pong si David ay tumanggap ng hamon ni Goliath sapagkat sa hukbong ng Israel, walang naglakas ng loob na labanan si Goliath, ang laki-laki. Itong si David, sinabi niya, akong lalaban, napapahiya na ang Diyos natin, hindi pwedeng walang lalaban. Tinawag siya nung hari, si King Saul, sa kanyang tent at binihisa ng mga damit ng hari para the best yon, no? The best armor, the best everything para sa isang kawal. 1 Samuel 17:38 to 39. Then Saul dressed David in his own tunic. He put a coat of armor on him and a bronze helmet on his head. David fastened on his sword over the tunic and tried walking around because he was not used to them. I cannot go in this, he said to Saul, because I am not used to them. So he took it off. Huhubarin nyo yung helmet ng hari, yung mga kasuotan ng hari pag pupunta sa giyera, tatanggihan mo yung espada ng hari na pinaghirapang i-design at ang ganda-ganda. Sabi ni David, hindi ako ito. Hindi ako mananalo sa ganito lang. Hinubad niya, at ang ginawa niya, nagpunta siya sa ilog, kinapakapan niya yung ilalim ng tubig, at kumuha siya ng mga makikinis na bato, inilagay niya sa kanyang bulsa, sapagkat lalabanan niya si Goliath, sa tool na alam niya at master niya, at that was the slingshot, yung tirador. At alam natin, na isang bato pa lang ni David, kaya na-insulto muna itong si Goliath, nung makita niya yung kalaban niya, walang helmet, walang armor, siya bihis na bihis. Siya, ano akala mo sa akin, bato at dala mo dito, patpat? Ano akala mo sa akin, aso? Bato at patpat ang dala mo? Na-insulto si Goliath. Pero, isang asin na lamang ni David, tinamaan dito, sa noo, si Goliath, at natumbang patay. Pero kung pinilit ni David na isuot yung helmet na hindi naman kanya, yung armor na hindi naman kanya, baka nabaligtad ang sitwasyon. Kaninong helmet ang suot-suot nyo ngayon? Kaninong mga katangian ang binipilit ninyong maging inyo? Kaninong mga mukha ang isinusuot natin sa ating mga pagbabalat kayo? Habang hindi tayo nagiging totoo sa ating sarili, hindi lalabas ang ating galing. Kaya kailangan operate on strength. Unless you're going to die tomorrow morning, it's never too late to change jobs. It is never too late to change professions or vocations.
to change your business, and even to change your look, to change addresses, and to change partners if you are unmarried. Huwag niyong tatanggapin na ito na, wala na akong magagawa, I'm stuck in this. No. God designed us to be able to do many great and wonderful things. And sometimes, one of that is to stop doing what you have been doing that you're not enjoying anyway, that you're not good at, and that which does not give glory to your God nor to yourself. So, kailangan nire-review ang ganyang mga bagay and you operate on your strength. Bawat hanap buhay, bawat profession, there is always room at the top. If you want to go to the top, be in the right place. If you are in the right place, there's always an elevator to the top. But if you're in the wrong place, you will just be milling around with the throngs, with the crowds, and you will just get lost in a sea of faces. And you will just dissociate to become an insignificant fragment of the crowd. So it's important to find your right place, because that's the only place where you will blossom. Huwag po tayong matakot na magpalit, may transition yan, may bayad yan, but it's worth the effort. How else can we be happier? Get connected. Just like the Lord Jesus who talked with, touched, and moved among people. Very importantly, if you want to be happy, connect with people. Sabi nga ni Joseph Fort Newton, people are lonely because they build walls instead of bridges. And now, this is the tall order of leadership. Because for leadership to be very, very effective, it becomes necessary to have distance. Why? Because many people, when they are close to you and they are friendly with you, they will abuse your power and office for their benefit. That's why, sabi nila, it's lonely at the top. Because responsible leaders intentionally try to keep some distance so that their emotion will not be clouded by the feelings of their friends and family, and so that they can dispense justice to all. I remember one French king, if I'm not mistaken, Louis the 14th, who grew up with a friend. And once he became king, and he sat on the throne of France, this former friend got into trouble. At lumapit sa kanya, siyempre, ina-expect gagamitin niya ang kapangyarihan ng hari to exempt this friend from the law and to get favors not usually available to people who have no connections. And the king refused him. And this childhood friend said, I thought you were my friend. And the king said, the king has no friend. It's not because the king doesn't want to have a friend, but if you're going to be an effective, just king, you cannot afford to have friends. Because your friends will cloud your reason and will pull strings and use you so that they can abuse their fellow citizens and they can use the power of your office to benefit them. That's why the responsible leaders are compelled to keep distance. That's why leadership has a lot of element of loneliness, because leaders get disconnected. And you cannot expect leaders to always build bridges to everybody, because you know that 99.99% of people, given the chance, will abuse. And a responsible leader will not permit his friends or family to abuse his office for personal gain. That's why we need to be supportive and prayerful for our leaders, because leaders can be lonely. But ordinary mortals, like many of us, can just talk and fellowship with anybody. It's available to us. You want to be happier? Talk and fellowship. 2 John 1:12, I have much to write to you, but I do not want to use paper and ink. Instead, I hope to visit you and talk with you face to face, so that our joy may be complete. Nung araw, paper and ink. Ngayon, text. Ngayon, telepono, fax, whatever, email. Pero sabi niya, walang katulad yung magkasamang personal at nagpe-fellowship ang tao. So a lot of happiness can be available for free if only we make ourselves available for fellowship, and if we make ourselves attractive for other people to fellowship with us. So at least we should not be abrasive,
And we should not be repulsive. Then many people will be available to add joy to our lives. Which means that we should listen. James 1:19, everyone should be quick to listen, slow to speak. This is in relation to connecting. Huh? You cannot connect if you are not a good listener, because people will be tired of you because you're only talking and not listening. So talk in fellowship, listen, and very importantly, get involved. May disadvantage to get involved with people, pero mas maraming advantages. To be friendly, to be close with people, because people are meant to bring happiness to people. Maraming bata po ngayon ang malungkot because they play only with toys. Nung araw, children played with children. Ngayon, children play with toys. They play with computers only. They play with non-living things that pretend to be alive. Kaya sa Japan, nag-aalaga pa sila ng mga electronic chicks. Mga sisiw na hindi totoo. Inaalagaan nila kasi masyadong disconnected na tayo sa buhay. But if you want to be happy, be like David, be like Jonathan, who were very good friends. 1 Samuel 18:1. After David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David, and he loved him as himself. Ganun na lang ang naging pagmamahal ni Jonathan kay David, na minahal niya si David na parang sarili niya. At ganun na rin ang pagmamahal sa kanya ni David, na nung si Jonathan ay namatay, ang pagluluksa na lamang ni David ay ganun. Isang patunay that Jonathan gave David a lot of happiness. Because people who give us happiness naturally cause sadness with their departure. Pag hindi kayo pinagluksa, ibig sabihin hindi mo napasaya yung tao. Sapagkat yung nagpasaya lang ang namimiss at ipinagluluksa. Ganun talaga ang buhay, nothing is permanent, nawawala. Pero huwag tayong matakot na dahil mawawala yan, huwag nalang simulan ang pakikipagkaibigan. Enjoy the journey while it lasts. 1 Samuel 18:3, and Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. Isang pagtitinginan, isang pagmamahalan, na hanggang ngayon binabalik-balikan ng maraming tao at kinukuhanan ng inspirasyon. So love and be loved. 1 John 4:11, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Marami pong natatakot na umibig at natatakot tumanggap ng pag-ibig dahil ang pinaghahandaan na nalang agad nila ay yung paghihiwalay. Sabi na ko, pag nahulog ang loob ko dito, paano na lang pag namatay siya o nawala? Pag nasanay akong nandyan siya, paano pag wala na? Hayaan nyo na, kung wala na, wala na. Pero kung mahalaga akong nandyan, edi nandyan. Sabi nga nila, it is better to have loved and lost than never to have loved at all. At yung mga ayaw magtaya, siyempre, walang kakabigin, walang papanalunan. Itinataya mo siyempre yung oras mo, yung panahon mo, para ka magkaroon ng ganansya. Yung kakainin mong mais, hindi mo kinain, hindi mo ginawang binatog, hindi mo ginawang fornic, itinanim mo. Pero, tutubo naman yon. Kung gusto mo kainin na lang lahat para ka-sure, huwag ka dapat umasa na meron kang aanihin pagdating ng panahon. So yung pag-ibig na ibinibigay, yung pag-ibig na itinatanim, namumungayon. At kung sakaling darating na ang panahon na magkakalayo na kayo, pasalamat sapagkat meron na lang kahapon na binabalik-balikan na nagpapasaya sa mga araw na puno ng kalungkutan. So make and keep friends if you want to be happy. The Bible says in Proverbs 18:24, there is a friend who sticks closer than a brother. May mga kaibigan na higit pang nagiging malapit ang loob kaysa sa mga kapatid sa laman. And there is one thing that we should never forget, that you can never make old friends. You can only lose them. Because how can you make an old friend? You need a long time to make an old friend. So value old friends. Yung po mga kaibigan nyo nung elementary grades, nung high school, kahit nung college, o kung hindi kayo na high school o college, yung mga panahon na yon na equivalent sa edad, balikan sila. Kasi kung minsan, napapatira na kayo sa ibang lugar, napapalayo, yung mga tao na naging bahagi ng ating kahapon, who can laugh at the same jokes, who can remember the same things about the same situation, mahalagain sa buhay natin.
Kumisan sa ating pagiging abala, nalilimutan na natin sila. Pero mahalaga, nare-reconnect tayo sa ating old friends. And you will realize that there is so much joy in reconnecting to old friends. Huwag lang kayong magpapalibsahan. Yan kasi ang problema kumisan sa mga dati magkakaeskwela, lalo may reunion, paradahan ang mga kotseng magaganda, paradahan ang magagandang misis, ng matatalinong anak, ng malalaking bahay, ng magagandang mga titulo. Kaya tuloy yung hindi nagkaroon ng mga ganon, ayaw nang umatin ng reunion. Dapat pag nagre-reunion, hindi nagpapaligsahan. Babalikan nyo lang ang nakaraan at hahanapin nyo kung paano pa kayo magiging relevant sa buhay ng isa't isa sa panahong ito. Renew old friendships and keep friends. Mas madali na magpakasakit, magpakumbaba, para lamang iligtas ang pagkakaibigan. Kesa sa baliwalain natin lahat ng pagod at investment na inilagay natin sa isang pagkakaibigan dahil lang sa konting sigalot, dahil lang sa pride, o hindi pagkakaunawaan. Value old friends. There is a friend who sticks closer than a brother. Another way, of course, to be happy is to be easy. Kailangan ng tao, meron ding kababawan para sumaya. Dapat maraming pinapalampas. Pagpupunta kayo sa isang pagtitipon, huwag kayong maghanap ng lahat ng mali. Pag may kakainin kayo, huwag niyong hanapin ng lahat ng dumi, ng lahat ng makaliskis na nakadikit sa likod ng kutsara. Pag may pinuntahan kayong bahay, huwag puro pintas ang inyong iniisip. Pag mayroong isang tao kayo nakikilala, huwag yung puro yung hindi nakakatuwa sa kanya ang ating tingnan. Kailangan din, sabi nyo, I decide to be appreciative because only those who are appreciative can be happy. It is a decision. Ecclesiastes 8:15, so I commend the enjoyment of life because nothing is better for a man under the sun than to eat and drink and be glad. Read, magpakababaw para sumaya. Pag sobra kang profound, puro encyclopedia na lang ang makikipag-usap sa'yo. Kailangan marunong tayong makiayon, makibagay, and to enjoy the moment. Ang bawat isang saglit sa buhay ng tao na lumampas ay hindi na magbabalik pa. Ang araw na ito, paglampas nito, hindi na ito babalik pang muli. So, anumang araw, oras, sandali ang lumipas na hindi kayo nasiyahan, nadaya na kayo at nalugi na kayo forever. Maaaring masiyahan kayo bukas, pero yung ngayon, hindi nyo na maibabalik pa ang kalugihan nyo. So, ang matalinong tao, sinisikap niyang masiyahan. Kumahanap siya ng kanyang ikasisiya at ng hindi ng ikalulungkot at ikaiinis ng kanyang damdamin. So, talinuhan ng bagay, huwag masyadong nakikriticize. May pinapanood ka, wala kang hinanap kundi mali. Nagbayad ka pa daw para lang pala maghanap ng mali. Ba't hindi bubuksan lahat ng imbornal at maamoy mo lahat ng baho? Pwede mo naman buksan lahat ng imbornal at amoyin lahat ng baho. Pero pwede ka rin pumunta sa mga tindahan ng pabango at kahit hindi ka bumili, makiamoy-amoy ka doon, sasaya ka na. It's a matter of choice. Everywhere, enjoyment may be found if only you would look correctly and through correct lenses. Ang pananaw natin sa buhay ay parang salamin. Kung ang salamin mo ay gray, gray ang mundo. Kung pink, pink ang mundo. So, tingnan niyo po kung anong pananaw niyo. Kung lagi nalang kayo naiinis, laging kapintasan ng kapwa ang ating nakikita, ibig sabihin may mali sa pagtingin natin sa buhay. Don't take yourself too seriously. Huwag kayo laging naiinis pag hindi kayo nabigyan ng pansin. Napakalaking pagpapala yung hindi napapansin. Kung pipili lang kayo, yung pansin na pansin kayo ng mundo o hindi kayo napapansin, piliin nyo hindi kayo pinapansin. Sapagkat napakahirap yung pinapansin kang lagi. Makikita ang lahat, ang iyong mga kulugo, kulani, mga balakubak, everything. To be noticed is such a great and terrible sorrow. Kaya yung mga taong sikat, kilala na kinaiinggitan ng bala na hindi natin alam ang pagdurusa ng isang taong kilala ng marami. So, huwag na nating aspirin yung mga bagay na yan. Huwag lang tayong niyuyurakan at tinatapak-tapakan sa mukha. Tama na yun. You don't have to be at the presidential table.
Alam niyo ba ang pagdurusa umupo sa presidential table? Wala ka namang kaharap. Ang dami-daming tao nandiyan, nakataas kang ganon. Tapos pati nguyam mo, pati natinga ka na, hindi mo malamang matanggal-tanggal dahil ang daming nakatingin sa'yo. Ang mga katabi mo, hindi mo kilala. Taga saan po kayo? Ah, taga Bulacan pala kayo. Ah, kayo po, ah, dalawa palang anak nyo. Isang buong gabing ganon. Kaya ako, ayoko umuupo dyan sa presidential table kahit kasalan. Talaga magsama tayo na. Bihirang-bihira talaga kung kailangan-kailangan na lang. Mas gusto ko, katabi ko yung choir natin, yung mga wedding coordinator, masayang usapan, kwentuhan. Aning kung may katabi akong kondesa at prinsipit kung ano-ano na, taga saan po kayo? Ah, ganun po ba? That's a way to waste life. Kung bakit yung iba nung gusto-gusto ang katabi nila, ay mga kilala. Diba? Mas masarap ang katabi mo yung magkakilala kayo. Dahil yun ang nagbibigay ng tunay na kaligayahan. And if you really want to be happy in life, brothers and sisters, forgive and forget. Yung dalawang F ng buhay, na mahalagang sangkap ng kasiyahan, forgive and forget. Forgive offenses, forgive pains and sorrows. Ang buhay, matatapakan at matatapakan ka ng iyong kapwa. Dahil pare-pareho kayong gumagalaw, kuminsan masikip ang daigdig na inyong ginagalawan, kumisa natatapakan kanya, hindi sinasadya. Meron namang talagang gusto kanyang tapakan dahil yun ang ambisyon niya. In any case, matatapakan kayo. Kung ipagluluksa nyo ang bawat panahon na natapakan kayo, wala na kayong gagawin sa buhay, kundi malungkot. So, sabi sa Colossians 3:13, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Only those who forgive can really be free. Because everyone whom you don't forgive becomes your master. Every offense that you nurture in your heart becomes your prison. Mahalaga, palampasin na lang, patawarin na, lalo't wala na namang magagawa, and get on with life. Without forgiveness, it is impossible to be happy. Sa palagay nyo kaya, tinuturuan tayo ng Diyos na magpatawad para lang tayo ipaapi? Tinuturuan kaya tayo magpatawad para tayo ipadehado? No. God loves us. And God knows that the quickest, the fastest, the shortest way to happiness is to just forgive. Kaya ang nagpapatawad ang sumasaya. And another way to be happy is to renew everything. To make things new and to make new things. Lamentations 3:22-23. The Lord's compassions never fail. They are new every morning. Nakita niyo po ang mga habag at tulong ng Diyos. Bago yan araw-araw. So meron tayong bagong energy, may bagong power, may bagong direction, may bagong tulong. So always make new things. Make new friends. Make new activities. Make new projects. Kumisa kasi yung buhay natin, nata-typecast yung mga kaibigan natin. Like, kung architect ka, mga architect kaibigan mo, hindi naman masama, pero ano bang may kaibigan kang high school student? Nalalaman mo at nare-refresh ka sa mga bagay na ibang point of view. Minsan, if you're above 40, ang mga friends mo rin, mga above 40 or 35 or thereabouts, we don't cross lines. But in friendship, it's nice. Like young people can have older friends. And to have males having female friends. To have friends coming from people that you don't know anything about. Social groups, maybe interest groups. Then your horizon is stretched at lumalaki ang ating mundo. That adds thrill and that adds learning and definitely it adds happiness. So add newness and freshness to your life. And finally today, among the many ways to add happiness, get physical. Be as active as possible. Exercise. Beautify, if you like to beautify yourself. Marami pong kalungkutan dahil lang natutulog ang ating mga taba. Lumulungkot tuloy tayo. Nagiging sebo ang ating mga braso, ang ating mga tiyan. So mag-exercise. Alam niyo yung nag-exercise, pinapawisan, magaan.
hindi lang ang physical na pakiramdam, pati yung emosyon. At lalo pangat, gumaganda ka lalo, gumagaan ang iyong pakiramdam. With circulation, gumaganda pa ang iyong kutis, lumiliit ang iyong waistline, napupuri ka pa ng iba, sasaya ka talaga. Pero tinitiyak ko sa inyo, hindi nakakatuwa, yung may lalapit sa iyo, kinakalapit yung tiyan mo. Bakit mo ng tiyan mo? Diba kahit na may concern siya, gusto mong pampasin ng palo-palo itong, para anong pakialam mo sa tiyan ko? Ang taba mo yata ngayon, gusto mo talaga siyang sungangain, diba? So, imbes iwas tayo ng iwas, eto na naman doon papansin sa tiyan ko, sa taba ko, edi mag-exercise tayo. At napag, gusto mo ngayon, lagi kang mapansin, nakakalat ka na nakakalat para ka mapansin. Dahil ikinatutuwa mo na yung pansin. In other words, this situation will never change unless you did something about it. So why don't you decide to get physical? Jesus grew in wisdom and stature, in favor with God and with men. Balanced growth, wisdom, mental, stature, physical. In favor with God, spiritual, in favor with men, social. It is the way to grow. So tama na yung mga excuses, tama na yung mga delay. Let's get physical. First training for 1 Timothy, rather 4:8, physical training is of some value. May halaga yan. And the body is the temple of the Holy Spirit, so the nicer it looks, the better for everyone. Do not just desire health and fitness and beauty. Acquire them. And of course, it requires work. Siguro kung meron lamang na yung babayaran mo para mag-gym para sa'yo, naku, napakaraming uupa. Pero ikaw yung gaganda yung katawan. Ha? Pero hindi pwede. You've got to do it yourself. Kung meron pa kayong intention ng araw pa na mag-exercise, gawin nyo na. Mamayang mamaya rin, magsimula na kayo. Tanggalin na mga sebo. Sapagkat hindi yan nakakabuti. Tsaka alam nyo talaga, yung inactivity, immobility, hindi na kailangan may magtaksil sa inyo. Hindi na kailangan may magsalita ng masakit. Yun lang wala kang ginagawa, nakakalungkot na. So dapat may ginagawa ang tao. Job said, I will forget my complaint, change my expression, and smile. That is a decision to be happy. Brothers and sisters, prolonged loneliness is a decision. It is a position that we take. It is an act of will. Yung biglang loneliness, alam ba na may natanggap kang text, biglang namatay, hindi mo makokontrol yon, malulungkot ka. Nabiyudo ka, nabiyuda, may namatay, nalulungkot ka. May nasunog kang bahay, may nabigo kang pangarap, malulungkot ka. Pero ang kalungkutang nagtatagal, decision na yan ng may katawan na malulungkot siya. And you may decide not to be lonely. I don't know if you knew this, but those who have prolonged loneliness have actually decided that they'd live lonely lives. Kaya pati mga kulay na isinusuot niyan, malulungkot. Ang mga kurtina sa bahay niyan, malulungkot. Ang mga pinapakinggang tugtog, malungkot. Ang pinapanood ng mga pelikula, malungkot. Ang mga kausap, mga malulungkotin. Tapos nagtatakot, Diyos ko, bakit po ba ang lungkot-lungkot ko? E di magpakasaya ka. Alam niyo, basta hindi masama, hindi pinagbabawal ng Ten Commandments, umarya kayo, gawin niyo. Para kayo sumaya. Huwag kayo makikinig, huwag matanda ka na, huwag ka na magsuot ng ganyan. Eh no, kakainin ako ng lupa, ihiga na ako sa ataol dahil matanda na ako. Habang may buhay ang tao, kung gusto niyang baguhin ang kanyang pamamaraan, pwede. As long as you don't break God's moral law, the Christian is free to do anything that the Bible does not prohibit. Kaya lang yung mga... Ang relihiyon lang kasi, ang dami pinagbabawal, masyadong pakialamero, dumiretso kayo sa Diyos, higit siyang maunawain, at mas masayang kasama kesa sa mga religious leaders. You know, religion is obsessed with control. They will control the length of your hemline, the length of your hair, everything. No? Sapagkat siyempre, nagiging importante ang mga religious leaders kung ang lahat ay controlled na controlled. But the truth sets free. There are very, very few moral laws that we should really consider and live by and in all other areas of life. Sabi nga ni Lord, except for this one tree, you may eat of everything. Isa lang ang pinagbawal na puno, lahat pwede na. Ang relihiyon,
Lahat bawal except one. Kaya hindi sumasaya ang mga tao, nabibilanggo, puro pagtitimpi, puro pagtitiis, puro pagdurusa na hindi naman hinihingi ng Diyos. The Lord said in John 10:10, I came that they might have life and have it to the full. Well, loneliness is a decision. Happiness is also a decision. Happy people decide to be happy. Lonely people decide to be lonely. It is really in your hands. Happiness is a position. Happiness can be willed. So decide to be happy. Decide to add happiness to your life. Kung may mga karakter sa buhay niyo na walang ginagawa kundi manginis, sabihin niyo, hindi kita pagtatagumpayin, hindi ako maiinis sa'yo. Hindi ko pagtatagumpayin ng ulan o araw, mag-a-adjust ako. Hindi ko pagtatagumpayin ng mga hindi nangyari, mag-a-adjust ako. It is a matter of decision. God likes you to be happy. God likes you to live a full life. Just observe the very important moral laws and go and seek your happiness. Aming Diyos, salamat po sapagkat kayo Diyos ang maunawain, Diyos ang maibigin, at Diyos ang nagpapalaya. Linawin mo pong isip namin. Kung isang iniisip namin kayong may ayaw, yung pala hindi naman kayo, kundi mga institusyon at mga tradisyon lang. Teach us to read your word with wisdom. Ituro mo po sa amin kung alin doon ang binabasa dahil dapat lang malaman, at kung alin naman ang dapat sundin, give us wisdom. Teach us. At mga Panginoon, sa aming paghahanap at paghahangad ng kaligayahan, maging daan din kami para lumigaya aming kapwa. Maging sensitive nawa kami na hindi yung kaligayahan namin na ikinulungkot ng iba. But in our search for happiness and meaning, may we be sensitive to other people around us. Compassionate and even accommodating. Nawa, Panginoon, kung may mga kapatiran dito na generally malungkot, palayain nyo. Buksan nyo ang aming mata at ang makita namin kung anong mga problemang kami mismo ang lumilikha. Kung anong mga lungkot ang nandyan dahil una inimbento namin o kaya pinapayagan namin. Turuan nyo kami, Panginoon, na itaboy ang mga kalungkutan na ito at tanggapin ang mga pagpapalang sa iyo lang nagmumula. Mga kapatid, habang tayo na kayo ko, sit down and count your blessings. Thank God for the many wonderful things you get from God and receive and actually enjoy. Then open your eyes to see that some things that you might be complaining about may actually be blessings. As they say, blessings in disguise. And then ask God to continue to give you wisdom so that you may make the right decisions all the time to be happy. Happiness is not in a situation. Happiness in how you react to a situation. Happiness is not about what you have or don't have. Happiness is your capacity to enjoy what you have and to live without what you do not have. It is a frame of mind and it is under your control by God's grace. So take command of your life and be happy. Pray to the Lord in silence and listen to the Spirit.